Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Actually, manigong bagong taon. Ano ba ibig sabihin ng manigong? It means prosperous, actually. Medyo may kalumaan na po yung salita. It's actually considered archaic, pero dahil hindi na po siya in use except pag ginagawa natin, sinasabi natin nitong bagong taon. Okay, so... Alright. I'm just doing a little bit of cleaning up. Pag nakikita nyo, medyo tumitigil ako or just cleaning up. So, magandang hapon dito po sa Pilipinas para dun sa, we're giving you an update kasi we talk about minsan yung mga critics natin. Not in a personal manner, pero in the context dito sa, well, parang bardagula na with government, no? Hindi naman po tayo naghihikayat ng anything, pero alam natin na dinededma tayo ng ating gobyerno at imbis na diretso tayong sagutin o mag-issue ng statement, ang mga kawaniin ng gobyerno na inaatasan sa mga ganitong pagkakataon ay sinasagot tayo ng mga, well, what are known as bayaran trolls. Okay? So, ito ay mga kadalasan, mga bagong accounts o kaya lumang accounts that were hacked, tapos have no, virtually no content or wala kayong nakikita na mga content, pero pupunta sa walls natin para i-articulate yung position ng gobyerno. Of course, hindi nila ina-articulate in any manner that is, how do we say this? Suabe. Kumbaga, imbis na yung ordinaryo na ang binibigay sa atin ay logical, fact-based or evidence-based na statements, ay ang ginagawa nila ay they just pick a fight. Or may nakikita ako na isang medyo kilalang komentarista na may PhD daw. At ang wala siyang ginagawa kung hindi mga mocking videos. Wala siyang komento, tatawa-tawa lang, and so on. Okay lang sana. Kaya lang ang marketing niya sa sarili niya ay mataas ang kanyang pinag-aralan. At ano ba yun? Professor ba siya? Hindi pa ako sure. So, instead of any actual discourse, imbis na mayroon ditong sagutan o mayroon ditong pagpapahayag ng facts or even evidence, o kaya pag-explain ng mga pilosopiya ukol dito sa mga aksyon ng gobyerno, sabi ni Sas, pangalanan na yan. Fine, pangalanan natin si Richard Heydarian. Okay? No, halos walang ginagawa na na diskurso, pero ang hilig-hilig mag-post ng videos ba? Oo, videos. O may mga posts na hindi naman, kumbaga, hindi naman kagalingan ng humor. Okay, kumbaga, ay wala daw siyang PhD, sabi ni Sas. Hi, Sas! So, we're blessed today. Andito ang Sas Rogando Sasot. So, wala siyang PhD pala. But si Sas lamang, kasi nag-PhD ang Sas. Okay, sabi ni Jomac, I don't like that guy. Sabi niya, ayan, sabi na si Javad. Oo, pero... O, pwede tayong live together, Sas, kaya lang dapat nasa... Kasi lang to, simultaneous live ito, Facebook, YouTube, and TikTok. Sabi ni Sas, etchosera daw. Okay, so ang punto dito is that there is no real discourse that is happening. Yan. Sabi ni Sas, how can you trust a guy who dresses in wool in a tropical country? Diba? Ako nasa StreamYard ako, Sas. Pero pwede naman, maririnig naman yata yung audio mo sa TikTok. Pero kung gusto mo, isabay kita sa TikTok at saka dito rin sa StreamYard. Choose your poison. Di ba? In the meantime, sige, habang i-send mo sa akin dito, sendan kita sa PM ng iyong ng link sa StreamYard. So, waiting. Okay. In the meantime, meanwhile, back at the ranch, diba, teka, para kung sakasakali, mai-live ko si Sas dito,
nang sabay both sa TikTok at saka dito sa ano sa ating StreamYard. Ang saya-saya, 'di ba? Sige, settings ta. Settings, percent, extra camera. Teka. Invite. Okay. O, 'di ba ang saya? O Sas, just in case pinadalan kita ng link ha. Or pinapadalan kita ng link. Kakaloka. Right. Naiirita ako dito sa Meta talaga. Not happy. Bakit puro Meta yung lumilitaw imbis na yung ano? Yes, Sas, wait lang. Nakakaloka pag ano eh, pag dito sa ano. Iakyat mo na kita sa ano, sa TikTok. Can you, I need to see you on TikTok. But at the same time, padala ko sa'yo. Teka, mag-extra cam ako sa StreamYard para ano, para makita ko yung ano, yung dito sa yun. Hang on. Sandali lang po ha, pasensya na po kasi ipapasok natin si Sas. And this is totally unscheduled. Nax, ang saya kaya. Pasok muna, pasukin ko muna yung StreamYard dito sa iPad para mas madali. Ay nako, asensya na. At nakakatawa kasi yung panahon ngayon. We have to take some precautions. Yeah. Yun, okay. Dali lang Sasa. I'll send you the link. Wait lang. Pasabog daw, inaantay. Nadaming inaantay para kay Sas. Nag-aantay para kay Sas. Sorry naman po. Medyo hindi ito, ano, hindi ito expected. Ay, ano ba? Sorry Sas, wala dito si ano eh. Yun. Okay. Ayun, kaya naman pala kasi dapat pala buksan sa Safari. Sorry naman. Everybody keeps telling me that I have to, ano, I have to get an admin or something. Everyone's waiting daw. Wala ang tech ko, busy sa likod. Alam mo na kung anong ginagawa. Studio. Mag-aano siya eh. Wait lang Sasa, I'll just invite you and then yeah, out ko na to. Okay. Oh, wala akong tech ngayon eh. Yan. Sas, I sent you the StreamYard. After that, mag, ano, sa Twitter din, ay, sa TikTok rin, pwede kitang pasok. Ayan, okay na. Hindi na mag-e-echo. I just needed to get the link on that end. Okay, so in the meantime, habang iniintay natin ang Sas,
Okay. Totoo ba talaga yung pulveron video? Tinatanong ni Invictus. Abay, intayin natin. The fact is that the person who, yung tao na nagsiwalat, ayan na si Sas. Abay, intayin natin. Ayan. Hi, Sas! Hello! Can you hear me? Yes, we do. We can. O, para can you hear sa me? Mga nanonood sa TikTok. Yes. Yes, may video. May audio ka. Loud and clear. Ayan. Very. Ayan, Diyos ko. Naging balamat kasi ako sa pag-uusapan ninyo, Diyos me. Nakakaloka, no? Kasi kanina, nagsabi si Maharlika na na-take down daw yung Facebook niya. So, what's new? Diba? Nothing's new, actually. Ang tagal-tagal ko nang throttled sa Facebook. Diba? 400 plus thousand, tapos umuurong na yung aking, ano, yung numbers ko. So, para dun sa mga nakikinig sa TikTok, audio lang po muna ang maririnig nyo until sumampa dito si Sas, ano, sa ating TikTok. Para sabay. But okay. In the meantime, bakit mo topic si Hidarian? Hindi, inaano ko lang, tinitignan ko lang yung script. Kasi, di ba, ang premise dito is, if government will not respond using its official channels, may PCO sila, technically pwedeng may spokes ang Pangulo. There are raging issues sa social media na imposibleng hindi nila alam because the PCO is actually required or is equipped to monitor. Diba? To monitor public opinion. At kailangan sinasagot yung mga issues that require some kind of transparency. Kailangan alam ng taong bayan kung what our government is up to. In fact, the basic premise ng ating saligang batas is that the citizens cannot trust government. Yun po yung balance. Hindi sila nagre-respond. Hindi sila nagre-respond in any official capacity. Or very rarely. In yung papansin, ang nagre-respond trolls. Diba? Ah, mga trolls, oo. Okay. Laki lang ban na ako, ha? Wala na akong pasensya. Basta, ban. Diba? Pagkawa sila ng bago. Or ang ginagawa ko, pumupunta ako sa mga pages nila, eh. Puro naman mga trolls yung nagla-like. Binaban ko na rin yung mga nagla-like. So, para si proactive. Correct. Kasi ginagamit lang nila yung audience natin para ilabas yung kanilang trolling behavior. Na yeah. Wala naman sustansya. Either pangit ako, disbarred, which isn't true. Yung kung anik-anik na lang ang sinasabi at puro ad hominems. So, mahilig silang I think they would like to, parang ang strategy kasi nung, tama kayo, yung strategy ng troll, manggugulo lang sila dun sa comment section. Correct. Tapos, I think, kasi merong troll na nag-ano sa akin eh, na nag-comment. Sabi niya, syempre, kunwari binobola ako, no? Sabi niya, Ma'am Stiles, huwag mo naman i-block yung mga trolls. Ano ka, gusto namin makita, makipag-bardagulan ka, tapos i-post mo. Mm-hmm. So, ano yung strategy para ma-report ka for bullying? Exactly. For bullying, violation of community standards, and so on. Kaya binablock ko na lang sila. Binablock ko na lang sila. Mm-mm. Correct. Pero pwede pa rin naman natin sagutin yung mga issues without them there. So, minsan, kahit valid yung issue, bublock ko muna sila pero sasagutin ko yon. That way, one, it's not bullying. Two, we can comply with community standards. Ang problema, kahit wala nang excuse, ito na nga yung ginagawa pa rin nila sa atin. So, yung kay Maharlika, Attorney Trixie, I think there's a question of law there. Kasi tinanong ko siya sabi ko na, tinanong ko siya kung anong dahilan kung bakit natanggal yung page. Ang sabi daw, trademark. Ah, trademark or copyright issue. Yung term ng pangalan. Nung pangalan, nung Maharlika. Tapos si Maharlika, lalaban siya kasi nga naka-registered yung Maharlika sa United States.
Kasi okay, nagbibenta yun dati ng merchandise si Maharlika, mga cup, mga... Okay. Kaya sabi niya, paano may trademark? Eh, so ilalaban pa niya. Pero yun nga, walang nakalagay, wala daw siyang... hindi siya in-inform kung... Actually, ang tinanong sa kanya ng Facebook, ano raw yung video niya ang na-copyright? Sabi niya, paano yung video ko yung na-copyright? Wala nga kayong sinasabi. Yung pangalan mismo, Maharlika. Good luck with that. Kasi, di ba, in fact, yung term na Maharlika na yan, we know that ginagamit yan in the previous Marcos administration, in the original one, and even was actually... historically inaccurate yung pagkagamit nga in the first admin. Masakit yan yan, pero totoo po yun. There was a move na gamitin yung Maharlika bilang pangalan ng bansa natin. And since hindi naman siya natuloy, one of the reasons is because kinontest ng mga manunulat ng kasaysayan. Oo. Foremost dyan, na nagsulat tungkol dun sa Maharlika ay si William Henry Scott. So yes, William Henry Scott, ang pangunahing professor yan sa UP. Don't let the name fool you. Ang tagal-tagal niyan sa Pilipinas. So sabi ni William Henry Scott, ang Maharlika ay isang class ng mga tao sa pre-colonial Tagalog Philippines or what is now the Tagalog region. At ang sinasabi, ang mga Maharlikans are sila yung mayayaman. Pero hindi sila yung royalty kasi iba naman yung konsepto natin ng royalty. Parang aristocracy sila. Para sa aristocracy yung Maharlika. Ay, nobles. Para mga nobles. Ganyan. Sa, yes. Like nobles. Mga house of Correct. Tapos pagka magkaka-battle o gyera, yung grupo, yung community, sila yung ginagamit ng leader, ng datu o ng raha. Sila yung kinoconscript kasi sila yung may pera eh. Sila yung pwede mag-hire ng mga sundalo, magbayad ng sa pagkain because it costs money to enter enter into battles. So yan yung role ng mga Maharlikans noon. So very controversial yan. Therefore, since dito sa Pilipinas, it would be considered a common noun and therefore not subject to copyright. Parang kunwari, hindi mo pwedeng i-copyright yung term na bedroom because it's a common noun. Diba? Everybody uses it. And so, may laban din si Madam Maharlika dito sa Pilipinas kung sakasakali na may copyright strike siya. So, nakakaloka yun pa talagang gagamitin. Hindi kasi ang gulo nung ang gulo nung violation. Oo. Basta trademark daw yung Maharlika. Ang ano ko naman, paano yan? May mga pages nga ang mga brands na hindi naman official. Diba? Yes, may mga kahit nga government offices merong may mga hindi naman official pages ng government offices. So parang pero ang laban kasi ni Maharlika paano yan and ni-register niya ang business yan. Oh, isa pa yan. So may registered business name siya. So now it is a question of who registered it first then. So good luck with that. As far as I can see, wala pa akong nakikita. Of course. Kasi 2015 pa sabi niya yung copyright niya or trademark registration niya. Kasi nagbibenta yan ng ng merchandise. Alam mo yung mga pag-vlogger, mga pagkakakitaan. Nagbibenta siya ng merchandise. Mm-mm. Okay, tapos, ito pa yung niyan, is that yung ibang issues, natatawa ko. So, si Madam Maharlika, syempre hot topic siya. So, ang isang nakikita ko kasi... Ba siya hot topic? Hindi, all over. So yun yung you can't buy that kind of publicity, di ba? So ang alam ko sa mga madjungan daw, Attorney Trixie, si Maharlika na raw ang topic sa mga madjungan, na mga madjunger, at pati raw ng mga kasino, si Maharlika na raw ang topic. Tulalo, oh my gosh. So ang So since hot topic siya, hindi naman tayo nabibigla na or nagugulat dun sa kanyang copyright or / trademark strike. Pero ang nakikita ko, because I monitor the discussion, ito yung nangyayari kasi, di ba, since government does not respond using official channels, makikita natin kung ano ang stand nila dun sa script ng kanilang mga minions. So paano nakasasay na yan?
Well, si Darian, hindi ako sure kung minion siya. Parang nanggugulo lang talaga. Or sumasakay. I don't know if it's for the clout or whatever. I mean, there's nothing wrong with that. But hindi clear na minion siya. What we see na minions are yung mga anonymous trolls, yung mga new accounts, hijacked accounts, and so on. Pero it's very hugely entertaining if for nothing else. Natitignan natin yung mga script nila. And yung prevailing ngayon na script nila, I'm not saying that they're winning or even persuasive, pero ang nakikita kong script ngayon, kung meron video, bakit hindi ilabas? Which for me is pulveron. Ayun ang sinasabi ngayon ni Hey Darian? No, not Hey Darian. I'm minomonitor ko lahat ng mga atlols eh. As much as I can. Si Hey Darian. Bakit hindi ilabas? Oo. So, for me, this is how do you call this? It's if i-consider natin na the battleground is on social media. This is psychological warfare. Diba? Yeah. Ang ginagawa nila is trying to bully either Madam Maharlika or whoever has a copy of the video, which we are not sure even yet. We don't even know what's in the video. We don't know what's in it. We don't know if it actually exists. We have the word of Miss Maharlika, but a lot of people believe her. And therefore, itong mga ang mga trolls nag-uudyok. Kung may video, bakit di pinapalabas? Eh for me, kung bardagulan to or psych warfare, propaganda war, then that's just like the really stupidest propaganda strategy they can come up with. Because whoever has the assuming that it exists, bakit sila magpapaudyok sa timing ng release na yan? Diba? Even for all of us, yung mga, oh, kumanta ka na. Ginaganon pa ako talaga, no? Kumanta ka na. Assuming na may ikakanta ko, and I'm not saying there is or there isn't, kung kakanta ko, ako mamimili ng timing ko. Hindi ako magpapaudyok sa kung sino-sino lang. Parang Hello Garcia, di ba? Correct. Diba? Oh. Yung Hello Garcia, di ba, una na meron naman ng chismis, di ba? Oh. Na merong, meron ngang wiretap conversation, Madam Jim. Sorry, Madam Jim, for using this, but it's a fact. So, yes, of course. So, historical. Wala ka na magagawa. Wala ka magagawa dyan, Madam Jim. Alam mo, love kita, pero this is a fact. So, diba? Una may ugong-ugong yan, diba? Yan. Tapos, diba? Nung inilabas, ayaw siyang i-cover ng media kasi wiretapping. Correct. Diba? At sino man ang may hawak o magpatugtog o magano will be liable for the Anti-Wiretapping Act. Pero ang mga na malaking niyan, sila yung nag-release ng uncut version. Remember? Si Bunye, Ignacio Bunye, at the time was the spokes. I have two discs, the left and the right. Diba? Meron siyang ganon. Yes. So inadvertently, na confirm nila the existence of something. Pero meron sila pang denial. Ultimately, natabla sila. Kasi hindi sila makafile ng anti-wiretapping kasi they would admit na tunay yung recording na yun. Yeah. So natabla sila. And therefore, since hindi makagalaw, legally speaking, ang Malacañang, na lumabas na nang lumabas yung audio. So, pero in fairness kasi doon, Attorney Triggs, medyo mas madali yung lusutan kaysa dito sa video na sinasabi ni Maharlika. Because, noon, pwede ka pang mag-deny. You can say something like, oh, voice alike yan. Kasi walang video eh, hindi mo nakikita yung mukha. Daming defenses na posible. Enough for reasonable doubt. Eh, ang problema dito, kung nag-e-exist siya at kung mayroon ngang and ilalabas siya, denial is going to be much more difficult. In fact, hindi na maliwanag kung magagamit nila yung Anti-Wiretapping Act. Kasi... Ano ba sa nila? Sa batas... Gusto ko lang linawin, for educational purposes only. Correct.
For educational, ulitin ko sa mga kababayan nating nanonood, meron ka palang 1.4 billion people na nanonood ngayon sa YouTube, Facebook. For educational purposes only, ano, Attorney Tigzi. Sino ang, ano ba ang mga elements para ikaw ay maging liable sa wiretapping? Meron ba dyang territoriality? Meron ba dyang prescription period? Ganyan. Okay, for educational purposes only. So, normally, ang prescription period is the same as the period o yung penalty mo. So, kung kunwari ang pagkukulong niyan ay 20 years, 20 years din ang prescriptive period from the moment it is discovered. Okay? So, hindi tayo worried dun sa prescriptive period. Ang ano dyan is, of course, territoriality. So, kung kunwari, ang lahat kasi ng ating mga criminal laws ay territorial in nature. Ibig sabihin, kapag ano, it has to be committed here, or at least one of the elements ay dito sa bansang ito na-commit. So, how would they prove that? In territoriality, alam mo dito sa wiretapping. Mm-hmm. So, limbawa, may ambawa ano nilabas ni somebody else sa sabi natin sa United States yung video nilabas from the United States pero yung video kinunan sa Pilipinas, so sinong liable doon? Teka, nangyari saan? Saan nangyari yung video kinunan sa Pilipinas? Alright. Pero inilabas yung video sa United States, sino ngayon yung liable? Okay, para dun sa mga nanonood sa TikTok, si Sas po ang kausap ko. Okay, para if you really want to see nasa YouTube at saka Facebook yung video, nakikita na si Sas doon. But in the meantime, naririnig niyo siya dito. So alright, iba-iba kasi ang acts dun sa Anti-Wiretapping Act. Included dyan yung mayroong nagkaroon ka or you have somehow acquired, you are holding, you're in possession, or you use wiretapped evidence or a wiretap. So, kung kunwari, illegally obtained yun, ikaw, pag meron kang kopya nun, you're in possession of an illegal wiretap, then may liability ka pa rin under the Anti-Wiretapping Act. Yes. Kapag nakita mo, tapos ginamit mo yung contents, ito po ay ano, maaaring pumasok din sa Anti-Wiretapping Act. Right. Yes. Maraming ano yun. Maraming diba level. Kaya matalino itong mga falsis, di ba? Yes. Kasi, parang nasa Thailand na ata, nung kinakausap siya ni Cristeta. So, it was also, of course, wiretap in Thailand. And it was released in Thailand. Correct. So, walang territoriality doon. Walang territoriality. Pero, kung ikaw mag-repost nun, meron ka ba nung liability? Meron. Kasi, pwedeng ipa-declare na wiretap yun, hindi liable yung nag-record. Pero, dahil illegal pa rin siya dito, then my possession of that would possibly make me liable. Possibly, kasi walang, hindi pa siya well-established na ganun. Pero, malinaw yung batas na yung use of wiretap material, illegal wiretaps will make you liable also. Baka kaya hindi mailabas? Well, ang tingin ko dyan is that it depends, di ba? Number one, wiretap ba siya? Kasi kung may consent, then hindi siya wiretap. Eh, paano pag public place? Pag semi-public place, yung mga tipong bar, clubs, Ayan, then wala siyang i-argue ng defense ngayon that there is no reasonable expectation of privacy. So kung kunwari, di ba dati may mga artista magwawala sa bar, makukunan sila? Di ba? I can buy you, yung mga ganyan type. Out of Iquelas, recently lang yung out of Iquelas. Yes. Kung walang reasonable expectation of privacy kasi very public, very vocal yung incident, then wala, hindi siya wiretap. Pero how public is public? Kasi, syempre, pag bahay mo, that's private. Really private. Yes, may reasonable expectation of privacy. Pero kasi, if there are other people there,
na hindi mo naman kaano-ano, hindi mo kasama, and yet you make them privy to this, then wala na yung privacy. Kahit bahay mo? Depende. Sa circumstance, did you open your house to the public? Party. If you open your house, ano ba party? Bahay mo. Medyo ano yan ha, nasa gray area na tayo dyan. Kasi maraming tao, tapos yung mga tao na yun, makakilala mo. Posibleng sinasabi mo, okay lang na makita nila, marinig nila, because these are people that you have some kind of relationship with. Pero kung nasa ano, nasa, kunwari, party yan, pero open yung gates, anybody could walk in, wala na yung reasonable expectation of privacy. May tanong dito, ano, Attorney Trixie, paano na kung sayate? Tapos sa international waters. Oh, so walang territoriality. Diba? Or, except, flag carrier rule. Diba? Yung private flag carrier rule. Paano private yacht? Kahit private. Kung yung yacht, unregistrado. So, pwede pang i-argue yun. Siyempre, kailangan patunayan mo na yate mo yun, di ba? Kung yate nga. Ayun, at saka kung saan siya rehistrado. Eh kung sa Libya yan yung gusto. Nire-release ko lang po ang mga questions sa comment section. Ito po ay walang kinalaman. Parang ini-interview ako ni Sas, ganun. Parang live ko to, di ba? Di ba? So, ito natatawa ako eh kasi ang dami umihirit na dito si TikTok. Bakit ano, parang napaka-complicated naman 'yan. Eh that's why people go to law school. 'Di ba? You don't just read the law and then think that you can do that and appear in court. Hindi. That's the reason why matagal din 'yung aral. So ito so, ngayon, ito ngayong video du jour na hindi natin alam. Kasi naging ano-ano dati kang PCO secretary. If you were the PCO secretary at this moment in time, at nakakaloka kasi yung pasabog ni Maharlika kasi tinignan ko yung engagement yung views niya talaga. Alam mo yun, this is already virality to the highest level eh. Parang half a million views na ata combined yung that's ano na critical yung ganyan. Kung ikaw ang PCO ano, secretary, what would you have done? Ako, it depends. Depende yan sa ano, sa sitwasyon. Kung sa tingin ko, masyado nang marami yung nagtatanong, ang unang gagawin ipapabulaanan yan. Sabihin we don't know what this is about, but suffice it to say that if anybody claims that a crime has been committed by any member of the first family, then they should come out and openly accuse him so that him and the family so that they can defend themselves. Diba? Garo lang naman pala ka yun. Naku, parang may nagsisisi ata daw sa Forbes part. Ganun lang naman pala kadali yun, Attorney Trixie. Yes. Kasi diba, the presumption is innocence. Ngayon, kung may pagkakataon, may ganito, may paratang sa'yo, tapos imbis na sagutin mo at harapin mo, tumahimik ka, anong iisipin ng tao? Dilalala. Hindi lang yun. Valid na iisipin ng mga tao na may kinatatakutan ka. Bakit ayaw mong sumagot? Bakit hindi mo pa sagutin yung mga official channels? Oh, ngayon, pag sumagot yung official channels, alam natin nakinig sila sa atin. Pero late na. Late diba? Na. Alam mo, maganda yung ano mo ha, napaka-short and concise and you shifted the burden talaga doon sa whoever's going to release. Kasi of course, you have to prove na that's really a member of the first family, that's not doctored, that's not, parang ano-ano, naanuhan mo na, nasopla mo na, pag ikaw yung sumagot ng ganon, nasopla mo na sila na, well, kayo magpatunay niyan, na totoo nga yan, pag kami magpatunay, kayong naglabas niyan. Pero nga wala eh, it's already half a million, over half, I think habang nag-uusap tayo dito, tumatakbo ang metro nung nanonood series of videos na yun ni Maharlika, which is really grand pasabog. Hindi nga natin ito in-expect. Ano nangyari dito? talagang wala.
lamang lang magbabagong taon, Ma'am, si Maharlika ka talaga. Hindi mo na hindi. Ang galing niya, calculated. So, alam niya, kunwari, may territoriality issue, even assuming na may wartap yan. Pero right now, the presumption is, ano, hindi eh, kasi wala rin, walang kumikibo, ito yung problema, walang kumikibo dun sa, ano, dun sa side that you expect. Alam mo ba, sa batas, may rule on evidence, na kapag may nagsabi sa'yo, o may narinig ka, o may nangyari, that would require that, na magkukomento ka o may sasabihin ka, yung sasabihin mo o yung hindi mo sasabihin ay ebidensya. So halimbawa, yung classic case dyan is this person, may pet siya, yung pet niya is a lion, unfortunately. So pinalaki niya, nilagay sa parang sa petting zoo or something like that. Nakakawala yung lion, may nakagat. So nung binalita sa kanya, oh, your lion bit somebody. Or sa, your lion's been in an accident. Oh my God, did she bite somebody? I think she, okay, tapos tawag siya. I think Elsa, or not Elsa, but the lion bit somebody, ganyan. So naging ebidensya yon. Later on, hindi na maklaim nung tao na yon na hindi nangangagat yung pet niya because kahit siya, naniwala siya without seeing anything na posibleng nangangagat yung kanyang alaga. So dito, it's another instance na ganyan. The situation calls for a comment, is crying out for a comment, pero hindi nagsasalita. Sandali. So, Attorney Triggs, hindi totoo na ano, na you have the right to remain silent, whatever you say is going to be used against you. Pati pala silence mo can be used against you. Yung right to, ano, right to against self-incrimination ay dun sa mga instances na ikaw ang tinatanong during, ano, an instance na may possibility na makulong ka because of what you say. So, kunwari, in custodial investigation, tinawag ka ng police, pinapunta ka sa station, tapos kine-question ka na. Once you've been appraised of your rights at hindi ka na makaalis, anything you say can and will be used against you in a court of law. So pagka the moment na may ganun na, pwede ka nang manahimik. Pero in other instances, your silence can be used as evidence or whatever you say can be used as evidence. Okay. So ang ano pala nito, napaka-komplikado pala ng usaping ito. Actually, madali naman ang video na to, no? Kasi doon sa kay ano nga, tinanong din kasi ako ni Joey, yung isang blogger sa TikTok. Tinanong niya ako, kung ako daw, anong gagawin ko? About they asked me for communication advice. Sabi ko, napakasimple lang naman yan. The fundamental accusation kasi about the video is this is pulveron session. Yes. Now, the fundamental aspect is kung walang pulveron session, walang video. So, you just have to say na this is not true because walang pulveron. Dead. Mm-hmm. Alam mo yun? Pero ang ano nga lang doon is ang kahinaan lang noon laban sa'yo is you're not assuming kasi na wala. You're not assuming. So, magaling ka doon na lawyer, no? Na just in case na meron, di ba? Yeah. Ikaw meron ko, just in, ako talaga, na parang, well, yeah. Wala ng session, edi walang video. Ganun lang makasimple yun eh. So, kaya sabi ko, kaya siguro, hindi pa sila makapag-react kasi nga, because they know na merong pulburin session, but they actually don't know kung meron, kung ito, kinunan. Kasi nga, it can be a case, Trixie, na this could have been taken, na sabihin natin, 20 years old, yung isang member ng... Ano yun? Di ba parang, that's nothing. Parang, okay, that was like, how many years ago? Tanong. Paano kung just in recent memory? Tapos kung yung isang member pa ng ano, ng royal family ay government official siya nun. Yun ang mahirap. So, kung, wait, you're saying na government official ang possibly nag-video ng video that even witnessed. Lahat ng
Ayan, lahat ng mga involved, ganyan. Pwedeng ganon. Oo. Doesn't matter. Ah, talaga? Yung effect eh. So, government official siya ngayon. But at the time of the alleged taking of the video, which we do not know exists. Okay. So, at the alleged taking, hindi, private person siya. Diba? Pero para ang mas mahalaga yung status niya. Kaibigan ba yun? Kilala ba? Assuming ha that there's a video and merong itong taong to nag-take at itong taong to, titingnan mo, imbestigahan mo ngayon, anong connection niya dun sa mga tao na kinuna niya? Diba? Hindi kaya rason, Atty. Trixie, kaya hindi mailabas ito dahil baka may mga madamay na... Yeah. You know, you have to think about collateral damages. Yes, of course. So, hindi kaya yun ang isa sa mga dahilan dahil baka may mga collateral damages na wala naman silang nagawa masama. Parang, hindi kaya pwede yun ang isa. Kung, halimbawa ikaw, meron kang ganyang expose, wouldn't you think about collateral damages? Ay, may sinasabi dito. So, hindi ko iisipin yung collateral damage muna kasi collateral damage implies na may damage first na ano, na major. So, titignan mo muna kung may major damage. Ito maganda yung tanong ni Pat Mill. Sabi niya, anti-wiretapping talaga, hindi anti-voyeurism and data privacy law. It depends kasi nga kung may data anong ano. Hindi rin alam ko anong year kinunan yan eh. Oh, anong year? Kailan ba yan? Meron na bang Data Privacy Act? Meron na bang anti-voyeurism? Tsaka, yung anti-voyeurism implies a certain particular kind of act. So, titignan mo pa kung papasok siya doon. So, like I said, generic kasi yung wiretapping. Voyeurism. It depends, di ba? Baka may vowsy implications pa yan. Hindi natin alam kasi kung ano yung relasyon ng mga tao, assuming that it exists. So, hindi maliwanag. So, ang daming pwede. Pero, ano kasi niyan is, tama kayo, no? Part, ano to eh, nasa sci-war. Nasa sci-war eh. Kasi hindi rin natin alam kung sino yung kumuha ng video. Of course, yung kumuha ng video, ang pinanggalingan ng video. Uh-huh. And ano ba yung, ano yung ano niya? Ano rin yung intention ng kumuha ng video at bakit niya ilalabas? Isa pa yun. Sino ba? Diba? Yun din yun eh. Yeah, we have to figure out the relationship. At saka, syempre, ang relasyon ng mga tao, hindi yan parating, hindi yan static, dynamic yan. Ibig sabihin, minsan, posible magkasundo sila. Baka later on, di na sila magkasundo. And so on. Di ba? May mga kalum akong ganyan. Kasi mga video-video. May mga video-video ganyan. Kasi halimbawa, nung panahon ni Era. Remember, isa sa mga ako manonon. Di ba, yung building up, di ba, yung video na nagkakasino siya. Hmm. Ayun, si Erap, oo. Diba, yung video na siya, no? Kasi merong rule noon, nasa civil service yun, na ang government employees and officials hindi pwedeng nakikita dun sa mga gambling establishments. Pero hindi na rin umabot yung discussion dun sa kung legal o hindi. Kasi yung video at saka yung taong meron noon ay nag-disappear bago nag-umpisa yung legal proceedings. So, binabasa ko yung ano eh, nasa ano pala, video operator ng PAGCOR, yung naglabas ng footage ni Vice President Erap Estrada at that time, gambling in the casino. Yun. So, yung video na yon, of course walang wiretapping yon kasi that's CCTV, di ba? At saka aware kasi merong notice sa mga gambling establishments na merong CCTV on the premises. So, kung ayaw nilang nire-record sila, huwag silang pumasok. So, walang reasonable expectation of privacy. Pwede talaga silang makunan. Pero yun na nga, no? maganda yung ano mo, statement, very short, na you don't assume that there's none. You don't assume that there's no an act committed. Pero you shifted the burden doon sa... Pero late. Unfortunately, yun na nga, nadagdagan ng ebidensya dun sa
pagka-deadma. This is something that you would respond to. When you're, di ba, common psychology would demand na, uy, may ganito. Di ba, ikaw, mapipikon ka eh. Wait, wala akong ganyan. And there would be reams and reams of videos with you ranting na ano, na, ay, hindi totoo yan, and so on. So, meron kasi mga ano, if walang effect, kunwari, itong taong to accuses you wrongfully, pero para siyang mintis, kumbaga, pwede mong hindi pansinin. Pero ito, yumayanig. So, bakit mo papabayaan yan? What is them? Mahirap yung, actually, parang, ano eh, parang, Maharlika dominated social media conversation already. Kailan ba to? For a week already. 1 week ago lang yun nilabas yung issue eh. For a week already, siya na yung, can you imagine ah, nakakalang, ewan kong tinimingan mo to inang Maharlika ha. Kasi, ano to, kailan ba to? Christmas? Christmas. So, ang mga Pilipino, magkakasama sa may gathering. Oo, nagre-reunion, daming balikbayan. Yes. So, nung ikaw, malamang, you know, there might be at least one person there who watched Maharlika's Jose. And then, nagchismisan. Kaya nga nakakaloka tong timing ni Maharlika na parang magaling na rin yung Maharlika. Tinayming ngayon yan na kung saan na pwedeng magchismisan yung mga Pilipino. Magaling nga eh. Magaling yung ano. Kumbaga, specifically, ano, sound yung kanyang ano, mga pasabog. So, not bad actually. As far as communications go, magaling siya. Magaling siya doon ah. Pati yung ano, pati the way na nagpapahayag siya, una-una, very easily understood. Tapos, ano, na people can, kumbaga, can identify. So, plus, yun nga eh, kumakalat na. And even noon, let's say, si GMA with the Hello Garcia tape, they understood the need to respond. Hindi lang maganda yung response. Pero, naintindihan nila na kung hindi nila i-address yan, mag-snowball siya. So, itong snowballing effect, kumbaga, maririnig na natin na may mga grumblings supposedly sa military about this particular video. So, and then meron silang mga comments about it. Or then kung sa akin yan, that's already a crisis. Pero walang deadma pa rin. So, instead, ang sumasagot ay minions. Yes, saka, ako naman, parang actually, you know, sa bawat post ko, walang akong sinasabi tungkol din sa video na yan. Parating lumabas sa comment ko, no? Sa totoo ba yan? May mga napapadala ng message sa akin na, guys, hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi ko nga alam. Lahat, actually. Naghihintay tayong lahat. Kaya nga, meron akong knows na social media right now is Maharlika and we are just in it. We are waiting. Her world. It's her universe. It's the universe of Maharlika right now. Na parang, ang nakakaano kasi dito is, nobody knows. Nobody is talking to Maharlika. Maharlika is not telling anyone if there is a video or none. She's not divulging anything. No? Talaga, sabi lang niya, lalabas ang video. Ako pag tinanong ko siya, sabi niya, hindi, basta may lalabas ng video, baby girl. Ako na parang, okay, na parang lahat nakaano nasa kakaibang mundo tayo ngayon. To be honest. Kasi yung Hello Garcia, can you imagine yung Hello Garcia wala pang social media noon. Ang ano lang yun is chismisan lang yun ah, chismisan lang yun tabloid. Eh ito social media to. Virality, hindi lang to tabloid conversation or sa daan. And this is more than that. Pero ang tamlay, walang tahimik. Okay, I'll give you another example na ano na kung bakit ano timing na, bakit hindi nagwo-work itong sinasabi ng ano ng mga minions and trolls na kung may video ba't di nyo ilabas. Okay, ganito 'yon.
Naalala niyo yung impeachment ni Erap? Okay. Hindi pinabuksan yung envelope. And therefore, people assumed na there was something incriminating in the envelope. O di sumabog ngayon. Yung ano, nagkaroon ngayon ng cover yung supposed ano kudeta or whatever that was. But yeah, diba? But I was, to be honest, I was there. So. Yeah, I was there also. So ang nagpakain pa ako. So ang punto dyan is that the hiding is actually working for the for whoever is against the palace. But na, diba, the secrecy is making things worse for what's going on. Diba? For the people, yung dapat maging respondents dito. Yung secrecy na yan ang nagko-cause ng problema. So what they have is a crisis in communications. They could address this, but now it's already getting to the point that it's too late. No matter what they answer, yung credibility nila bumababa ng bumababa because it took so long. And now, may mga alleged collateral evidence that's coming out. So, kaya in demand ngayon yung allegations ni former Senator Cosetting, which she made during the campaign period. And which is clearly, for me ha, hearsay yun. She kept saying, everybody knows na ganito. We grew up in the same period and so on. Yes, but that's not exactly personal knowledge. Yeah. But it gains credibility kasi tuloy-tuloy yung DEDMA. And like I said, umabot na rin sila or at least umaabot na sila sa punto na whatever it is they say at this point may not be taken well anymore. Diba? Ayun na nga. Ang nakakaloko kasi dito, no? I think hindi kasi to pinipick up ng mainstream media eh. Of course. Even the juicy, kasi it's very juicy na Maharlika turned her back against BBM and Lisa. Even na whenever you say BBM, Maharlika is the blogger. Mm-hmm. Alam mo yun? Parang ang katumbas ni Maharlika sa panahon ni PRD ay si Mocha. Na pag sinabi mong PRRD, it's Mocha. So can you imagine if ganito yung ginawa ni Mocha kay Digong? It would have been a major correct issue internationally, locally, etc. Pero dito talaga, everybody knows na Maharlika already turned her back against BBM. But they don't wanna talk about it. Alam mo yun? Diba? Pero I think kaya hindi nila ginanon kasi lalaki kasi si Maharlika if they did that eh. Mas lalaki pa siya. Pero ang problema nga ngayon ano, Attorney Trixie. Maharlika is now like the underground blog that everyone watches but they don't just know what to talk about. it's scary for them to talk about it. Ah. Kasi yeah, well, for those who are in the know, whatever knowing is, whether it is true or not, kumbaga, if they talk about it, baka maputulan sila ng ganan siya. So, ay, ganun ba yun? Unfortunately, this is not something that you can, this is a communications issue that hindi pwedeng mabigat ang kamay ng pag-handle nito. You need a light hand. You need somebody na ano, ito rin kasi ang nagiging issue pag walang press briefing. Napansin mo ba kung kailan yung last press briefing? Ay, kailan ba yan? Wala, hindi ko maalala. So that speaks a lot. Pero ang ano niyan is they don't have minions. Ay, they have minions. But they don't have champions. They don't have champions. None. Alam mo, wala sila. They don't have champions. Halimbawa, merong issue ang si Digong noon. Oo.
people know where to go to in order to gain clarification of what's going on. Mm-hmm. That's small. Sila yung dadayo. Diba? Naalala mo yung Bicoy video? Remember yung Bicoy video? Naalala mo yung Senate hearing nung ni Polong? Diba? Na parang, if you want clarity, they would go somewhere, so, yung formally, yung, you know, all scandals, you know, Digong had, you know, he had a lot of scandals as well. Pero you know where to go to in order to gain clarification. Kaso ngayon kasi, Attorney Trixie, where do people go to in order to gain clarification? That's very important kasi itong time, even yung kalaban ni Digong, pumupunta sa mga champions ni Digong in order to actually gain insight. Dun sa ano, diba? Kung... Correct. Actually, diba, it worked both ways. Both the critics and the defenders would go to the champions to find out ano bang sasabihin natin dito. So, dun sa critics, ano bang ia-attack natin dito. So, and you can tell na wala silang ma-attack when they go ad hominem. They will just attack the champions. Yes, so, pero yun. Can you say anyone on top of your head right now na pag sinabing BBM vlogger, pag may issue si BBM, dito kami pupunta. Used to be Maharlika. Yes, sad but true for them. So That's another thing. You have to cherish your champions or at least respect them. So respect is necessary. Kasi hindi naman ano eh. In fact, champions are best kept independent. Pagka pagka masyado ng how do you call this? Masyado ng close, nawawala na ng credibility. Minion na 'yon. Yes, kaya nga itong si Marlica is actually, you know, nung unang-unang ano pa lang to, mga unang few months pa lang nag-ano na si Marlica. Actually, hindi pa niya ang ano pa lang yung babaeng ahas. Ikaw pa ang PCO. Ikaw pa ang PCO noon. And then I don't know, ikaw ba nag-advise sa kanila o lumabas kay Adrian at sabihin niyo hindi ahas si FL? Or it wasn't part of it, you were not included in the narrative yun eh nung nandun ako, wala pa yun sa narrative. After, pero nangyari kasi they went out Sandro, some others that hindi babaeng actually even RJ talk about that, no, para may extra layer of communications that you're not included. Meron nun. Pero yun na nga, na nung panahon na yun, sabi ko sa kanila, you know what, you have to take, you have to listen to what Maharlika is saying. Oh, you don't kasi, have to agree, but you have to understand. Maganda yan, kasi yung sinabi ko kanina, exactly sinabi ko doon sa connected. Sabi ko na, Maharlika is in the same stature of Mocha during PRRD. I agree. Impact ni Maharlika would have been the same impact if Mocha turned her back against PRRD. That's why you have to be you have to take care of this issue. You have to be very careful, no? And then you have, you know, ano ba yung hinaing ni Maharlika? Actually, nung hinaing pa lang ni Maharlika, napaka-simple eh. Oh, diba? Diba? Yung mga loyalista, anong gina... And you cannot blame Maharlika because Maharlika was the only blog, and along with Roy, pero Roy, Maharlika's blog was bigger than you during the time. Let's just... Facts are facts. Ikaw mas nauna, Maharlika was really big. Her constituency were loyalistas. So, she would really speak on behalf of the loyalistas. Diba? Oo. Yun yung issue nila ngayon.
You know, how can you have champions if ang hold mo sa information eh masyadong mahigpit? There's no information na lumalabas. Unlike before na ang PCOO, for all their faults, naglalabas sila. Meron silang mga good news, meron silang mga ganyan. So kahit paano, may lumalabas na information. Pero dito, very little. And yun nga yung ano, yun yung, it is something, this is a weakness of this administration. And it pains me to say this. Weakness niya ngayon, again, is communications. When a lot of the problems stem from that. So, meron sa, kasi silang misunderstanding of what government communications is supposed to be. Halimbawa, example dito, DTI. Branding. Correct. DTI and DOT. They seem to think that branding is a magic word. It's a magic, ano, na, ah, sige, pag nag-branding tayo, we will be successful. Branding is just one tool in a promoter's, ano, arsenal. Diba? And how much do you really have to brand a government, an administration? What you brand is a program. So kung kunwari, a balikbayan program, ibabrand mo yung programa. You don't need to brand the government because the government has a coat of arms, it has a national anthem, we have everything already. Pero I think kasi ang nakalimutan nila dyan, Attorney Trixie, is ang branding kasi is how you're going to make sure that, kasi for me, government communication is part of public service. It's not private initiative. So it must have a public service component. Correct. It's supposed to serve the public. Parang halimbawa, Hello Goddess, kung nanonood ka man, Goddess actually made DOTR. Correct. A marvelous department because of her public outreach initiatives. As in, pag yung DOTR nun, they had several admins answering questions ng mga nagko-comment sa page nila. Mm-hmm. Diba? Correct. Sumasagot. Tapos, hindi nakikipag-away. Sumasagot. Diba? Marunong siya. She had the correct touch. It was perfect for the DOTR. Kasi kabisado din niya yung ano, yung department. So that also helps. Na pagka may expertise ka, alam mo yung ano, yung mga nangyayari and so on, and na-appreciate mo yung transportation. So yung dito, it's a black hole. Na parang halimbawa sa airport, there were like a few incidences sa airport, no? Pero you know who, kasi yung champion naman, it doesn't need to be a blogger. You can have a champion in the government. Like for example, build, they had anime. Na if anything about build, anime, ikaw yung dyan. At her fingertips, she had all the statistics, alam niya yung mga status ng lahat ng mga projects, all ongoing, all at the same time. So alam niya, kumbaga, pag may nagsabing, wala namang natatapos, excuse me, eto, rat. Yes. Di ba yung inaano niya na, pati si, di ba siya pa kayo masugid na sumasagod na hindi, ano lang naman yan, pinagpapatuloy nyo lang naman yung ginawa ni Pinoy. And then, anime was actually very, it wasn't only anime, no? Actually, there were several of them in the government na, excuse me, dati plan lang, kami, build. Parang ganun yung ano nila. And even Goddess, no? Parang you know exactly, yun ang sinasabi natin na we know exactly who would have to approach if there is something happening. Mm-hmm. Correct. Ito. Sabi ni Joan sa TikTok, hindi makarelate sa ordinaryong tao ang nasa palasyo. Puro elitista ang karabing shoulders nila. Similarly, yung communications ni nila parang elite. Kasi hindi nila pinapansin yung mga issue na rumaragsa dun sa ordinaryong mamamayan. Muli, and ano, this is my regular rant, nasa na yung pag-address ng pagkain,
tubig, kuryente, internet, transportation. So, dapat yung champions ang nagsasabi ng mga yon na hindi ito yung ginagawa, hindi ito yung nangyayari. Instead, they even if they have potential champions sa loob ng gobyerno, andyan pa naman si Gades. Even if merong potential diyan sa malawak yung malawak ang coverage ng PCO. Tingnan mo ha kung anong meron sila. They have two television stations. One national radio station with how do you call this? Transmitters all over the country. One of the strongest yan. Meron silang publication, the Philippine News Agency. So, meron ka, so PTV, IBC, Radyo Pilipinas, which has two FM stations and several award-winning din yung FM nila. Award-winning din yung kanilang mga AM stations. So, can you imagine, you have all of these assets. So, you can dictate the narrative sa totoo lang. That plus if you have good relations with traditional media and good relations with social media or on social media, then getting your story out, which is 90% of the battle, is supposed to be a walk in the park. Unfortunately, hindi mukhang priority. At least not lately, yeah. Hindi, I think ang nangyari kasi is manahimik na lang tayo. Kasi nung panahon kasi ni Dingong, what's good about that is the president himself would answer pressing questions. Mm-hmm. Alam mo yun, na pwede kang magtanong kahit ano kay presidente, basta ready ka lang sa sagot. Diba? Na parang makikipagbardagulan sa iyong presidente nung panahon na yun. Kung gusto mo ng bardagulan, makikipagbardagulan, papatulan ka niya. Alam mo yun? Ngayon kasi, kung gaano ka patola si PRRD, I'm so sorry, love kita, Digo nga, pero super patola ka talaga ng panahon mo. Kung gaano siya kapatola nung panahon niya, ngayon naman, parang, alam mo yung ang taas-taas ng energy nung panahon. Parang, halaway, ano nangyayari? Parang talaga tayong nag 180 degree turn. Oh, but it's not just yung tumataginting na katahimikan na ang nakikita natin. Pero yung actual oppression, pasok na dito yung sa SMNI. Oppression yan, di ba? Tatanggalan mo ng prangkisa, isususpindi mo nang wala ang due process. Yun yung sinasabi natin na heavy-handed na yung approach. So it's not just a lack of information coming out, but actually oppressive moves on private corporations, on private individuals. So, tayo, yung mga private individuals who are constantly being attacked by trolls and so on, who reiterate and iterate libelous statements on your wall using your own audience, these are hallmarks of an oppressive response. Diba? And they use other people para hindi nagmumukhang sila yon. Diba? Hindi naman nila kasi nga the yung mga natira kasi hindi sila sanay sa labanan sa social media, so they were like just like new na parang tapos makikilaban sila sa mga sok med na nung panahon ni Duterte nasanay gamay na gamay ang labanan sa social media, so hindi nila kaya yung emotional toll noon na ganyan, no? Parang hindi sila sanay. Kaya ngayon nga, nakita ko the rise of trolls, no? Troll farms, etc. Okay. Na ako talaga, binablock ko na lang sila. Gumawa na lang kayo ng bago, pero good luck, mahirapan din kayo. So, ayun nga, kasi yun ang napansin ko nung una, nakikipagbaragulan pa sila sa akin, ano, pumatal ako. So parang, hindi na sila pinaya yung eksena. Kasi nga, kasi kung mamemersonal ka sa social media, you have to be prepared na pa-personal ka. Correct. Ngayon, kailangan handa ka rin na kung pinersonal ko ng kalaban mo, yung backer mo, pwede kang suportahan kung magsasampa ka ng cyber libel, for example. Oh. Yun ang problema. So,
So that's the thing, no? Parang ata hindi na po, wala hindi parang I'm pretty sure na naramdaman din nila na hindi namin kaya to kay ilagay kumuha na lang kayo ng trolls. Kaya now you see Attorney Trixie na before active na active yung mga kakaunt mga mumunti nilang mga SOCMED. Mm-hmm. And then napansin niya nang trolls. Wala, hindi na masyado, ah, 'di ba? Kasi eh kasi they're resorting to very aggressive, very nega ano responses. So, hindi nila pwede gamitin yung mga above ground trolls kasi malalibel sila eh, kaliwat kanan makakasuhan ng libel yon. And indirectly, they will be responsible for that. Hindi naman pwedeng lahat lakarin na kaso, di ba? So, in this case, they really need ano, the anonymous trolls to libel us. Mahirap hanapin, mahirap ano, kasuhan, and so on. So, ito sabi ni Ang Cute na Kalbo, I believe in trolls now, I didn't before. So, oh, kasi ngayon, medyo ano eh, organized kasi pare-pareho yung script. And they show up in multiple platforms. Yeah, ang ano kasi niyang trolls na yan, they were originally, ang trolls kasi, just to give you an idea, mga friends, it's really an industry. Ang talagang staple niya na client ay entertainment industry. Okay? Yan, ayan. Kasi talagang kasi todo yung income kasi diyan sa entertainment, it's streamlined eh. Ano yan, constant yung income. Uh-huh. And mas madali kasi yon eh. Halimbawa may gusto kang pasikatin na artista or pelikula or whatever TV show, meron talaga yan. Uh-huh. Meron talaga sila. Tapos ang next na client yan mga products. Yeah. Halimbawa magla-launch ng Colgate, Pepsi, etc. Ano kasi to eh? This is not a new phenomenon. This is just simply what really happened in actual life before the social media. May ganun talaga na, di ba minsan makikita nyo yung mga bagong bukas na shop ang haba ng pila. Some of those are clients. Kasi nga, sa Pinoy, pag maraming nakapila, ay sikat, so pipila or whatever. So ganun din. Ano? So ngayon, itong mga trolls na to, nakita na ako politician, the potential, so they're using it. Pero the problem kasi, if you use it sa politika, you need to have a follow-through. Yun. You need an explainer. Yun. Kailangan may analysis, may nag-explain, tsaka merong, ano, merong forward team. So you cannot ignore or you cannot disregard the government assets na dapat naka-devote dyan. Hindi naman kailangan mabigat ang kamay eh. Like, pwede rin minsan na, ano, na, o sige, meron kang some government official, mag-press briefing siya doon sa Malacanang and explain, o ganito yung mga pangyayari and so on. So, merong sumasagot. At least, ano, eh, kasi ang nangyayari, normally, traditional media, masipag yan eh. Tapos they mine social media for issues. Tatanungin nila yan pag and from experience I know this, kahit yung mga pinakawalang kwenta, pag wala na silang matanong, magtatanong sila about you know, something like this. So, kailangan meron ganun. Tapos after that may follow through. And then you will have your commentators na nag-a-analyze ng sitwasyon, ina-analyze nila yung problema and magiging lalabas yung mga yan. It doesn't even have to be yung mga bayaran, 'di ba? Once you put the issue out there, 'di ba? You need a figurehead to put the issue out there para i-pick up ng mainstream. And mainstream the time for analysis. Hindi kasi ang nangyari kasi Attorney Trixie. The I think for the first few months of the administration, the ecosystem still had some sort of solidity. Si Maharlika Manon, hindi pa siya ano eh, hindi pa siya bonggang-bonggang ano eh. Mm. Parang the issue noon ni Maharlika is still limited eh. Alam mo yun? Na parang specific instances. Okay. Entire ecosystem ng gobyerno mo bulok ganyan. Wala pa siyang ganoon. So, sorry. The problem is the supporters kasi niya sa SOCMED during the elections had specific
lines na magagaling. No? Mm. Na, kasi yan yung ano mo, that's your platform eh. And then they just so happen na itong mga champions na to, they agree with you. That's the best kind of supporter. No, yeah. They have independence, but they agree with you. It just so happen. But the problem is, after nung, especially nung ano na, nung nagregulo na kayo sa loob, biglang, So it was a completely different thing. Kaya nga ang nagtira na lang sa kanila, is yung mga nagmamahal lang. Alam mo yun, na parang, whatever happens, I'm gonna be here. It doesn't matter and I cannot explain what you're doing, but I'm just be here. And that's bad. Mm. Ano yan, blind yan. Yun yung ganun. Blind yun eh. Kasi nung panahon ni Digong, lahat ng vloggers ni Digong, kinikriticize din yung government ni Digong. Hmm. Di ba? Yeah. Ikaw ang kinikritisize sa kayo, sa Parmany, yung ano pa ba? Ang dami pong kinikritisize. Oo nga eh, oo. Na na ang I just find it unusual na the president comes from a family of excellent communicators, na his father was not just an excellent orator but a good writer, and you know, you can't ignore his track record as a lawyer. Tapos si motherhood, hindi man verbal yung kanyang communications, but visual. It was, yes, visual. Kasi visual arts talaga siya. So, you know that her ternos, they had specific themes or messages. So, halimbawa, punta siya ng Korea, yung terno niya had something like yung Korean fans that were embroidered all over it. So, she goes to Japan, who pays homage to the, you know, to the Japanese culture, it's reflected on the terno. So, meron siyang ganun. So, kahit paano, she was constantly communicating Philippine culture. And that was her job at ang galing-galing niya doon. So, dito, I'm just surprised na ito ang pinaka-napabayaan na aspeto ng administrasyon. Of course, kasama na dyan yung ibang mga napapabayaan, kuryente, tubig, pagkain, transportation, internet. Those are constant issues. Yung gano'n. Yes. But, tumataginting din na unless we know what government is doing, then how can people support it? Or even feel safe. Yan, basic na protection that people require. People want to feel safe. Is there any communication about how crime is being handled dito sa administration na to? Again, big fat hairy zero. Even if there are spokespersons, let's say, in the PNP, even if lumaragsa yung issue na bumabalik na ang droga, nobody is there to address it. Or if they are being addressed, nadededma sila because it is not handled appropriately. So, ayan. Again, we people are felt left still feeling unsafe, pero may dagdag na. Unsafe na, forgotten, abandoned by its own government. So, this contributes greatly to yung other issues na nire-raise ni Maharlika or anybody else. All issues come to a point na some kind of addressing it will go a long way. And the thing about yung kanilang mga social media champions, I think nakita nila na they are not really they're not champions. They cannot influence people. People are not attracted to them. And the problem is ang ginagawa pa nila, ang puro laman pa ng mga walls nila tayo. So, why is it? Kumbaga, thank you for the advertising. Inaaway, alam mo yung inaaway niya. Parang they forgot the basic rule na, you know, the pink elephant rule. They forgot the pink elephant rule. Do not tell people not to imagine that there is a pink elephant in the room.
Then automatic. No, you can't get it out of your mind. So now there's a pink elephant in your mind. See, kaya nga itong si Maharlika, you know, Maharlika is not talking about them. Maharlika is just in her YouTube. So the best advertiser of Maharlika is actually those against Maharlika. Mm-hmm. Diba? So, ang saya. They're the biggest promoters. They are the biggest promoters of the critics of Bombok. The problem kasi nun is, ang ginagawa kasi nila, nilalait ka lang sa wall nila, ad hominem lang. What they don't do is to answer the issue point by point na eto yan, ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. They cannot do that. At hindi lang, hindi, furthermore, hindi nila alam na may hangganan yung ad hominem. So, umpisa siguro, ay, ganun ba siya? You get a reaction. Pero if you keep repeating the same thing, na itong taong to ganito, masama, pangit yan, pangit yan, pangit yan. At some point, may saturation and people don't care. And you still have not addressed the issue. So, eh kung matalino yung hinihiritan mo, sabihan mo, kunwari, Sas ang pangit mo, sasagot si Sas, at yeah, but it doesn't change the fact na mahal pa rin ang pagkain, ang kuryente, tubig, transportation, internet, and so on. Weak. Tapos na. Very, very weak yung arguments at saka very weak yung strategy. So, my point in the whole thing is it's a weak administration because there's a gaping hole in the part where they're supposed to care what people think. When you stop caring about what people think, then you're no longer a public servant because there's no longer any service. Paano, ano yung servisyo kung hindi mo alam kung anong pangangailangan, ano yung hinanakit, anong hinanaing ng taong bayan? Nasaan yung ano? Paano mo sasagutin yan? Hindi pwede yung I know better than you. Eh, umaangal na nga yung mga tao, pero sasabihin mo lang, I know better than you. It doesn't address the issue at hindi na de-defend yung panig nila na meron sila talagang ginagawa. So, if they keep doing this, then I wouldn't be surprised if other sectors will start to speak up. I think other sectors are already speaking up. Bubbling. Even the academe, I believe, would start speaking. Parang dumahanap lang sila ng tiyempo eh. I think in every aspect ng governance ngayon, there would be forces, no? Pero ayun na nga, ang problema kasi is kasi mahirap din kasi at Trixie, na you might have the best communication team. Pero walang nagagawa. Walang accomplishment. Totoo yan. Classic case dyan yung DTI. 28-member PR team. O, oh, diba? Diba? Ay, ngayon ganun ba ang DTI? Oh, may PR team sila eh. Tapos tuwing may yumayanig na issue, taas ng presyo ng pagkain. You know what they do? First, it's press release. Second, market visit. Ayan na yung mga haplos-haplos ng itlog. Ayan. That started with the DTI. So, in the same strategy, eh ginaya naman ng Kongreso. So, si House Speaker had the unfortunate image now of him holding two eggs. Seriously, I mean, what are you paying your... He should have not released that image. Ako talaga na parang, my God, hindi ba kayo natuto nung panahon ni Mar Rojas na kung ano-ano pinagkakuha niya, humiga sa yelo, nagbubuhat ng sibuyas, ayan, lumabas tuloy yung mga ganong images, di ba? Humiga siya sa yelo talaga na, what was on your mind? Humiga ka talaga sa yelo. And I thought it was even a fake picture. Ganun kalala. Sinong higa sa yelo? And true enough, it was... Mukha tuloy siyang sirena. Ala. So, if you want to project strong leadership, kami ito panggalingan yan. Pero,
a strong leadership implies that you're being a leader. So asa na yung leadership dyan? Your people are calling out for action, and even if there is some kind of action, it seems like it's a state secret. Yeah. If you're doing something to address people's issues, don't keep it a secret. Oh, kasi you know, ang ano ko lang dito, no? You know, Speaker Martin, I might be the last person to be behind you. Pero ginawa ko rin to kay Lenny na fire your current PR team. They're not doing you any justice. Everything that you did actually just came back to you in the worst possible way. Yung meron ka maraming bigas sa likuran ng yan, no, totoo yan. Hawak ang dalawang itlog, meron ka, you know, these are not good, and they will be forever. They're not good visual representations. Ayan si Joey. Sabi ni Joey, I have an axe to grind against PCO because I was attacked by a BBM blogger using my dead father. The same blogger was hired by Mardilyn Perez of PCO. Yeah, she's an ASIC. I understand, yes. ASIC yan eh. So, yeah, that's another thing. Dapat sinasagot nila yan. And again, dead ma. Parang kailang. Ito, I think we have to address this one. Sabi ni Manuel Bautista, I hope you're not General Manny Bautista. Anyway, wiretapping may be fine, but what if it concerns national security interest due to incapacity of the performance of the position? I'm not sure what this means. Kung national security issue yung subject of the wiretap, then that is a defense. Kumbaga, defense yan nung tao na nagsusupress nung wiretap. Pero you won't need a defense of national security kung wiretap siya. Gets nyo? So, ma-raise yung issue na national security kung legitimately acquired yan at ayaw mo pa rin ilabas. So, kasi kung wiretap, edi crime, you cannot use it. Cannot publish it, cannot whatever. So, pero if what you're saying naman is national security interest due to the incapacity of the performance in the position. Okay, let's say it goes into the incapacity of a certain public official, which could be impeachable, which is an impeachable offense, then it'll still depend on whether or not it is wiretap. Kasi talaga, ang wiretapping is a criminal offense. So, mauuna yun. At it's a fruit of the poison tree rule, meaning if it is illegally acquired, it cannot be entered into evidence in any proceeding. So if you're thinking about an impeachment proceeding, hindi pa rin siya mapapasok. Ah, talaga? Kahit impeachment? Yeah. Well, general rule. However, take note the however. The problem is, ang impeachment is not a judicial proceeding. It's a political proceeding. Correct. It is also entirely possible that they can make their own rules and say, kahit wiretap yan, submit nyo, kami na lang muna ang titingin. Magboboto sila, pagbobotohan pa nila yan, di ba? Katulad ng envelope, di ba? Di ba remember yung envelope ni ERA? Oo, correct, di ba? And the Supreme Court, particularly in the case of Justice Corona, may legitimate na petition si Justice Corona dun sa Supreme Court about how the proceedings were being held. And although the Supreme Court accepted the petition, they did not act on it. So, because, co-equal branch. So, I think that was a disservice to Justice Corona. Gayun pa man, dahil impeachment yan, which is a very, very strange animal. The general rule dapat excluded, pero depende sa topak yan, ng mga mag-handle ng trial later on. Alam mo, Attorney Trixie, ang dami issue na hindi niya sagot na ngayon eh. Alam mo, yung kay Glenn Chong, may affidavit pa siya. Yun ang isang, can you imagine na, that was like, I don't know the rules behind it or the legalities behind it. I don't know how legally damning was Glenn Chong's accusation that the first lady met with Smartmatic actually, December or whatever. Hindi naman siya, meron mang issue yun? Actually, yes. Kasi it should have called for an investigation.
Ang context na ginamit ng COMELEC ay yung submission ng affidavit ni Attorney Glenn Chung was for the purpose of disqualifying Smartmatic, not for the purpose of questioning the legitimacy of the ano of the elections. So they took it into consideration at sinabi, moot na po, Attorney Glenn, kasi dinisqualify na ang Smartmatic at hindi na sila pwede in any other ano elections, in any forthcoming elections. So yun. So, dead ma. So, madaling sabi. Pero yung ano niya about the First Lady meeting Smartmatic? Actually, yun nga eh. Kasi that's the problem is that COMELEC just contextualized it as capacity of Smartmatic instead of as a crime or potential crime committed by. Diba? And the COMELEC can actually hold a hearing for that. In fact, they can hold the preliminary investigation for that to determine whether or not there is probable cause that a crime probably was committed and this person probably committed that crime. So they should have, that's another instance of, kasi ano to eh, you know, involved dito ang first family eh. They should have douse the fire. The PCO should, kaya nga Presidential Communications Office, they should have doused the fire. You know? Bakit ba tayo nagbibigay ng payo sa PCO but hindi yung mga champion bloggers nila or wala silang ideas? Ganito ang criticism. Bakit ba PCO walang idea? Di ba? Na parang kasi that was, you know, even though the COMELEC didn't consider it, iba kasi Attorney Trixie yung ano yung kinonsider na COMELEC ng issue at ano yung kinonsider ng public na issue. The public kasi both were issues, Smart and the First Lady, who was not yet the First Lady at the time, meeting Smartmatic. That was the ano, that was the issue and parang dead ma. Well, yun nga, it looks like yung main strategy nila talaga is ano, is dead ma. And it's not working anymore. Kasi yun nga, like halimbawa yung COMELEC issue, although COMELEC did address the issue, ang sinabi nga nila is ito, we're considering this as an issue against Smartmatic. Pero tumataginting ang katahimikan about the allegation on a representative of a candidate in the last elections. So, although para sa akin, syempre, affidavit yan, kailangan yan dadalhin sa, ano, sa isang proceeding where they test that. So, that's why it's called a trial. They will test your evidence. So, if it, by not bringing it to trial, not bringing it on to an occasion kung saan pwedeng testingin yung affidavit, i-cross-examine si Attorney Glenn Chung, they're allowing the situation to fester. Hindi sinagot eh. Dinedma din eh. Kinonsider nila yung sa Smartmatic, pero is not alone in this, di ba? The crime was not committed by Smartmatic alone. If any, if it was actually a crime. The alleged crime. Oh, well. Oh, di ba? So again, a lot of their issues are sent, a lot of their problems are self-inflicted, sa totoo lang. So, I think what happened was the government at some point lacked coherence. Kasi the beginning was a little bit messy because of the scandal on Vic Rodriguez. But it had more coherence than now. Yes, I agree with that. And not because kilala ko si Attorney Vic and no, I was never aligned with him, which is why surprising yung ano, yung banat later on, ano. But I also think that it was far more organized at the time. There were vetting procedures for both for policy and for people to be put in position. So, unfortunately, hindi po, assuming, may mga tao kasi nagsasabi, hindi, it's working better now. I disagree because there's no evidence of that.
And there's no evidence because dinidead mga nila. So parang ang patakbo dito is as quiet as possible. They want the least amount of controversy possible. Pero yung strategy nila tends to generate and expand existing controversies. So yun yung problema. And they don't have independent champions. That's the problem right now, no? They supposed to have a champion, but the problem with the game is that he became not independent because ang hilig niyang mag-post ng picture na kayakap, etc. So that's the problem eh. Na nawala na sila ng independent champion. They're trying to get Rendon. Whatever, Cian Lim, Cian Gasa, Cian La, yes, yeah, and I don't know, parang dude, parang hindi nga kinaya ni Angel Luxin, and Angel Luxin is far, far more credible and believable and lovable than these two individuals. So parang they're running out of ideas, and the execution now looks so desperate. Hmm. Correct, yung characterization mo. And they're not asking for help. They're not going in any new directions. Kumbaga, parang ang feeling ko, committed na sila to this particular strategy, hindi na sila makaurong. So, paano yun? So, tapos, tulungan. Ewan ko. Yun pa, plus flooding with the comment section by trolls. That's their main strategy. Wala na yan. Hindi yan po pwede. Hindi yan po pwede. It's not gonna work. Yeah, hindi na nga. In fact, nakikita na natin yung epekto. Hindi na nga nagwo-work. Kaya nagkaka-snowballing issues eh. Kaya tumutuloy-tuloy. Kaya nga, the video of which we don't know exists yet, it has gained momentum. It's bigger. It's the ERAP envelope right now. Diba? It's the unopened ERAP envelope. It's causing a lot of controversy. Even if walang naman yon, wala na. The trust is eroding. So, tuloy nyo lang yan. Hindi, kasi ganito. Kasi yung mga trolls, sabi nila, kung may video, bakit ayaw nyo ilabas? Ngayon, ang sagot kasi dyan ni Maharlika, kung walang video, ba't ayaw nyo ko i-demanda? Ba't ayaw nyo pasabi sa YouTube na libel ito, alisin ninyo, ganito. So, nagka-cancel out kasi yung arguments eh. You want an argument na na mapepektusan mo yung kalaban. Ako nga, talagang simple lang dyan eh. Hindi po pwede yung mga pulboronic video yan. Bas hindi nga nagpupulboron yung presidente as shown by his drug test during the campaign. Simple. Di ba that's the narrative? And the problem is, ang problema kasi ng Tornting City, paano kung may lumabas yung video? So parang, kaya tama yung sinabi mo eh. Maganda yung sinabi mo eh. Yung communication strategy mo dapat. Hindi sila maka-atras eh from the current one. Yeah. Plus ito yung it forces the conversation ha. Ito yung gusto ko maalala ng mga nanonood. Yung dahil dinideadman nila, pumupunta yung daloy ng naratiba continuously against them. So halimbawa, there was a drug test, right? During the campaign. So, ang drug test na yon is a 24-hour drug test. Urine, di ba? Okay. Hindi ito hair sample. And therefore, may weakness ito. Alam natin. The standard drug test is for a 24-hour drug test. That's why it's random. That's why hindi natin ina-announce. Kasi if it were the longer-term kind of drug test where you can see drug use over a period of years or even months, depending kung gano'n ka ba yung book, diba? That can be done at kahit hindi random, kahit hindi yung gulpe de gulat, kahit i-schedule mo yan, wala na silang magagawa about their hair. So it forces the discussion into that direction.
So ano yung susunod? Iki-question ngayon, yung depensa ngayon is nakapag-drug test naman. Oo, pero questionable na yung drug test na yan. Because hindi nyo tinitigil. It is now a rampaging plane. Okay? And it is heading for a horizon that you cannot see or refuse to acknowledge. So as long as i-deadmanin nyo itong issue na to, iba yung magiging ending ng kwento. So, I don't know. Ang hirap. Ako talaga, I feel for... I think, you know what, Trixie, the problem right now is that the PCO, ang team kasi nila dyan, is hindi kaya yung bardagulan. They relied on Sokmed personalities during the campaign in order to do the work for them. Totoo yan. Kaya nga, meron ba kayong kilalang ASEC, USEC ng PCO? For Sokmed? For ASEC at USEC, yung mga taong nakikinig ngayon, do you know any USEC at ASEC right now o PCO? Yung binanggit ni ni Joey. ASEC yun. Si Maddie? But hindi naman to katulad nung, halimbawa, hindi naman ASEC si Pebbles Duque, no? Halimbawa, Pebbles Duque. Mon Kualuto. Sino pa ba? Chris Ablan. Morrison. Sino pa ba yung mga ASEC? Si Banaag. Diba? Correct. Si Banaag. These are people that people will really go to their page in order to read them. Mm-hmm. What's going on in the government? Magbigay kayo ng ASEC at USEC or even director ng PCO ngayon na who you are following right now on Facebook or on Twitter. May nagtatago yata lahat. Nagtatago. Kasi may mga kilala ko, iliba na yung pangalan. Oh, di ba? So, iliba yung pangalan, kayo? Public servant kayo. Wala man lang I don't know, meron pa rin ba yung yung presidential complaints at chuchu? 888? So, tingnan nga natin, 888. Yung citizens complaint yan, di ba? So the official page of 8888 Complaint Center. We don't anybody saying, ay, salamat, Mr. President, sa 888. Walang ganun, Well, wala it's because, it's a project of Digo. Mm-hmm. Well, binuntan ko yung page, parang the last update was on August 22, 2023. Condolence pa kay Secretary Ople. And then Marcos. So para puro ganun, parang so wala, dati kasi ang 888 ay meron sila mga fini-feature na mga stories na resolved complaints mga video stories yan dati. Oo, tapos may dramatization pa yung iba. May dramatization. Pero ngayon parang wala na, Target C. Wala na. Mm-hmm. Oh, well. Oh, that was sayang, Sayang yung, that would have been an opportunity to show that something was happening. Something is happening. So, di ba ang daming missed opportunities dito? Ang daming sayang. And, kumbaga, ito hindsight na itong discussion natin, sa totoo lang. Kasi, medyo ako, I don't see any quick solutions to this one right now? I don't see anything as well right now kasi nag-percolate na yung problem Tsaka rampaging yung trend talaga yun? Ayun na nga, parang they cannot stop Maharlika. They cannot answer Maharlika. And that's a problem. Hindi lang yun. Si Maharlika, you can't stop her. Tapos, ang daming nag-e-echo sa kanya. The people who, kung walang content, let's talk about Maharlika. Go lang. Nire-recontent si Maharlika. That's, actually, being recontent
contented is actually the key to virality. You will, your video will not be viral, but your issue will be viral. Mm. And that's why nire-content si Maharlika. Kasi Maharlika generates views. Yung the issues that generates views. So, addition income ito dun sa mga nagre-content. So, yan. That's in a nutshell, the major failure of this administration. I don't know if there... Oh, another thing is, di ba, usually merong year-end roundup. I don't know if you remember. Tayo, when we were defending President Duterte, meron tayong mga informal na, oh, anong nagawa nitong year na to? Ganitong bridges, ganitong, ano, ito yung napasa na batas, and so on. And it was not even organized, but people were talking about it because we were talking about it. And kumbaga, kulang na lang mag-take over tayo sa PCOO. Fortunately, may mga matitino naman sa kanila. Now, ay nako. Sabi ni Joey, viral ka rin naman sa us, basta hindi lang ikaw mag-upload ng video mo. So ito sabi ni Yi sa TikTok, this administration is running in all directions like a headless chicken. So unfortunately, yun na nga is that kulang ng parang, I think, feedback mechanism, or they're just too afraid of putting out things. I don't know. Parang it's a very introverted government. The problem really here is that they don't have independent. They don't have people who truly love and support them. Yeah. Who will stick out their necks and say na, oh, you know, the president is doing this. I mean, there are people, I'm sure there are. Kahit paano, merong mga nagmamalasakit dyan para kay sa administrasyon na ito. Pero, wala namang kakayahan. Hindi kasi, wala. Walang pag-analysis, wala. Kasi, Attorney Trixie, I just cannot get what's going on really, no? Like, for example, they would launch kick-off rally of Bagong Pilipinas. Mm-hmm. And it was canceled because the president is sick. Why? So parang, una-una, parang ng bayan, bakit? Why do you need a kick-off rally of Bagong Pilipinas? Eh, if you look at the program, it's useless. You have the president speaking, you have Andrew East singing party. Oh. It's a concert. So, in short, parang, ano yung public service, dimension ng kick-off rally? Ano bang makikita namin sa, saka, Bagong Pilipinas, may kapag 2 years ka na, you only have 3 years left. Ibig sabihin yan, after 2 years, pagkatapos ng midterm election, you are already set to pack. Kailan mo pag-agawin yung Bagong Pilipinas? Dapat ginawa mo yan pagka-upo mo pala. Hindi. Para sa akin, it's even more useless than that. Why does your government need to be branded? I don't know. What are we marketing here? So, siguro, they want to market. This is the, I remember this . This is the brand of the Marcos administration. What? Okay. So the first thing they did was to fix the clothes. I kid you not. We had to wear light colored tops and dark colored skirts or pants or whatever. The reminiscent of the first Marcos administration. So the president wears shirt jacks, the same attire that his father favored during his administration. Beyond these cosmetics, very little. Oh, and the first lady wears a terno but stylized for her build and for her stature, so to speak. So, but aside from that, what distinguishes this administration? They branded the appearance, but they did not brand the service, which is what a government is going to be judged for.
Pero the thing is, you know already your brand kasi you sold it during the and then you already sold your platform during the election. You run under the platform Continuity. That's it. Kaya nga you didn't need to attend debates. You didn't need to attend whatever kasi your platform is Continuity. What do I need to defend for? Whether the Filipinos love Duterte, so I'm to continue his project. So that is the brand. Kaya nga, ang daling it depends sa yung ba't hindi siya uma-attend ng debate. Kasi, ano yung pagkakasabatihan? Kasi, my platform is Continuity. Ngayon, gusto ng mga tao, what do we need to debate for? Ayaw sa, di ba, nakita na mo nga na si Leno, hindi nga siya pinapansin noong mga panahon na yun. So, it's useless. So, that's your brand, Continuity. So, and then suddenly, meron kang bagong Pilipinas. So, maraming disconnect eh. Yun nga. And the disconnect is, wouldn't exist if you cared about what your people think. Eto na, no? Kita mo. They don't care. Yun yung message na nangyayari. Ang hindi ba pagkakas, halimbawa, di ba, ano nila yung bagong Pilipinas, Emerut. Okay, so, ano yung sanga nung bagong Pilipinas? Kasi, Duterte, malino kasi Duterte, no? He wanted peace and order and infrastructure. So, doon siya, peace and order and infrastructure. So, after, within a year, wala pang 1 year, ba, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. So within 8 months or 10 months, nilaunch yung build. Yeah. And nung nilaunch yung build, it was buo. Una. May philosophy, may purpose, may ano. May sources of funding, my website. And then that's it. Parang, you know, and now, parang, ano yung, dude, magto 2 years na? Gusto, nastak pa rin tayo dun sa bagong Pilipinas, bagong mukha. Ito ba? Duterte administration. The other pillar of the Duterte administration was to end poverty, no? Or to significantly reduce poverty. So ano yung mga nakikita mo? Immediately he set to work on free tertiary education, universal healthcare. Ano pa ba? Yung sunod-sunod. Yeah. And then yung mga make the Filipinos' life more comfortable. So nawala yung pila sa DFA. 5 years ang driver's licenses. 5 years, 10 years ang mga passport and so on. 'Di ba? To make life easier. So, nagkaroon pa tayo ng, at the last minute, meron pang carousel sa ano, yung nilagay yung mga bus sa gitna and so on. Ramdam. So, you can see that if he had just stuck to one thing, kung poverty alleviation lang yung kay Duterte, he would still have been considered a success. Ang dami pa nilang dagdag. Ang dami pa nilang mga, di ba, other things that we didn't even ask for and yet here they are. Hindi, ang ano kasi kay Duterte, he stick on what he was good at. Yun eh. Yun, kasi yun yung brand, kasi nung binot siya ng mga tao, ang sinabi lang niya, I don't need to explain, I have an exhibit. Exhibit A, Davao City. So go to Davao City, look at Davao City, that's what I'm going to do in the entire Philippines. Kaya nga, di ba, ang dami pumunta ng Davao City. Sino dito sa mga nanonood na hindi pumunta ng Davao City noong panahon ni Duterte. Everyone went to Davao City in order to actually look, to understand ano nga ba itong Duterte brand of service. Ang galing kasi noon, Trixie, kasi organic. Diba? At wala kang ganun eh. Wala kang... This is the problem with Lenny. She didn't have an exhibit A. Hindi niya pwede sa mga taong pumunta ka ng Naga para makita mo kung ano yung kaya kong gawin. Wala siyang ganun. So, puro siya bunganga. BBM was like, ako magpapatuloy ng ginawa ni Duterte.
So, yung mga taon, parang, okay, but the problem is, that's not what's going on, eh. And, kayo na nga, na, ano yung nangyayari? Are we losing the plot here? Or, is there a, There wasn't one. Really? Kasi nga, the platform is continuity. Ano pa yung dadagdag mo dun? Pero once nakaupo, I think that continuity means something else. Now, it's not the continuity of the projects of previous administration. It's the continuity of the bloodline. So, that is what we're seeing. It, look, minsan pagka ano, nakikita mo yung mga top officials, para siyang family picture. So, you have the president, and then you have the speaker, or first cousins, and then you have two ambassadors at least with the same last name, surname, and so on. Diba? Ito yung nangyayari. So, instead of a continuity of project, a continuity of governance style, what people are being treated to is the image of a continuity of relatives. So, may pagkakataon sila na kontrahin yan. Yeah? May naratiba na lumabas, litaw na litaw na. Ay, tignan nyo naman kung anong tinatawag nila doon kay House Speaker. Litaw na litaw niya. Bakit hindi nila kinocontrovert? Ang dali lang, deny nyo. Diba? Ano yung sinasabi ninyo dito? Diba? Deny ninyo. But the incontrovertible evidence is the existence of so many relatives in top government positions. Relatives, associates, long-time friends, etc. May reinforcement kasi yung sinasabi ni Maharlika. Eh. May reinforcement eh, na nag-appoint ka na napakarami mong relatives eh. Hmm. Nag-appoint ka na kabarkada mo lang. Hmm. Nag-appoint ka na I don't know. This is not my problem. No? I'm not being paid by the Filipino people to resolve the problem, the communication problem. Oh, totoo yan. Hindi naman natin trabaho yan. It's worth it to point it out. Diba? Filipinos are paying someone to actually... to do that. Work on the communication problem of Malacanang. Hmm. Ako, nawala ng signal si Sas. Alright, so... nakadalawang oras na rin tayo. So, para dun sa lahat na nakilahok, maraming salamat. Naku, pasensya na dun sa mga nasa TikTok kasi hindi naka-akyat si Sas dun sa dito sa TikTok. So sa susunod siguro, isasama naman dun naman sa TikTok tayo mag-live with Sas. Now, let me just tackle some of the questions here. Ano, pasensya na ha, kasi kanina marami pang dinidiscuss. Sabi ni Alex, wala kami marandaman sa gobyernong ito ni Marcos, sayang ang mga naumpisa ni PRD government. Sana matapos na agad term ni BBM, kagagawa nito ni, tama naman si Ms. Maharlika. So, just to recap, for both Sas and myself, we see na may issues talaga ang current administration that they are in large part are self-inflicted. Okay? Ma'am Vea, I'll deal with your comment. Lagay ko na dito. So, self-inflicted. Bakit? May mga proyekto na inabandon na, katulad ng Mindanao Railway. May mga proyekto na dapat may continuity pero dinededma yung mga wala tayong naririnig tungkol sa pag-aayos o development nito. So dati may build, ngayon may ginawa nilang build better, more. Pero unlike the previous administration na mayroong nagma-manage and including the public information requirements para dito sa build noon, sa BBM wala naman pong ganon. So, bukod pa dito, may mga rumaragsang issue na nag
nagre-require na sana itakel nila, sagutin nila kahit man lang i-deny nila, pero hindi ginagawa. At ang paggagawa nun ay iniiwan sa kanilang mga minions o sa kanilang mga, anong ba ang tawag dyan, mga trolls. So, imbis na sumagot sila at i-discuss na maayos dahil siyempre, they care for the people. Na if you do care for the people, then you would care to inform them about what is going on. So, nakikita natin na wala rin pong ganon. So, wala rin tayo, hindi gaya dati, na kapag sinabi ni Pangulo, o meron tayong gagawing ganito, sinasabi nila sa atin kung nasaan na yung status niyan. Halimbawa, the biggest, of course, was build. So, andyan naman si attorney, si ma'am, na nagsasabi sa atin, oh, ito natapos na, ito naumpisahan na, ito ginagawa na, ito nagbidding na, and so on. Ang naririnig lang natin ay yung mga pagkakataon o mga pangyayari kung saan tinitigil. Halimbawa, ang Mindanao Rail ay naitigil po dahil hindi na po nila tinuloy yung funding na galing sa China. Ang sabi nila, hahanap na lang ng iba, ngunit kahit sa kasalukuyan ay wala silang nire-report sa atin o sinasabi tungkol sa kung anuman ang nakuha nila dyan. Bukod pa dito, ang nararamdaman din natin ay opresyon. Hindi po maliit na ehemplo, pero yung nangyari po sa Kongreso, doon sa pag-detain kay Doc Wee, kay Doc Lorraine, at saka kay Ka Eric, na may kakulangan sa due process, yung pagsuspindi sa SMNI. Dahil ang nakikita ng mga tao dito, ang prevailing narrative dito, ay maliwanag na may hindi sila masaya, merong interest na patahimikin ang mga ito kung kaya't ganito ang nangyari. Wala po tayong naririnig na sinasabi o dinidepensahan ng gobyerno ang kanilang mga action tungkol dito. Bukod pa dyan, walang nag-i-explain. Kung halimbawa, tingin talaga ng ating ehekutibo ay mayroong pagmamalabis, edi front and center, merong nagsasabi dyan. Ito po ang kanilang mga violations. Hindi po natin maaaring ipaubaya dyan kasi dapat kapag ginawa yan ng ibang stasyon, baka mamihasa ang buong industriya. And so on. So, ang tingin natin, isa na naman itong ehemplo ng kapapayaan o kakulangan ng pakialam ng ating gobyerno dun sa mga ordinaryo mga mamamayan. Bagkus ang naiiwan ay yung naratiba na mismong taong bayan ay kinakalaban nila. At kinakalaban dahil hindi sang-ayon sa kanilang ginagawa. Okay. Ngayon, isa pa, nakikitinitingnan natin at hinihimay natin dito ang mga estratehiya ng administrasyon. Bakit? May pakialam tayo sa estratehiya nila dahil ginagamitan niya ng oras ng mga kawanin ng gobyerno at mga opisyalis nito at ginagamitan din nila ng pera ng bayan. Ang pera na nanggagaling sa pagbubayad natin ng buwis. Okay. So, kailangan pakialaman natin itong komunikasyon, kung ano yung estratehiya at kung saan ang kakulangan nila. Hindi lang kakulangan sa ibang mga aspeto tulad ng pagkain, tubig, kuryente, internet, and so on. So, in fact, dito kitang-kita na ito pa rin hindi nagbabago ng estratehiya. Nakikita natin dito sa comment section. Kasi, imbis na sagutin nila yung mga rumaragsang issue, ay ang sinasagot lang nila ay ad hominem at paninira dun sa mga komentarista na pumupo na. Sabi ni Ma'am Ruth, maybe enough na of Maharlika na kasi banned na siya because of hearsay na allegations kasi wala naman siyang direktang ebidensya. Ayaw ko din pong maban kaya kasi I respect your well-mannered blogging and vlogging. You have to stay. Opo, pero ganito lang po yun. Kahit sabihin pa natin na kulang pa ang I mean that I expect that there will be some later on. Kasi yung ibang mga sinasabi ni Madam Maharlika ay napapatunayan naman later on. Ang punto dito is, kahit wala yung ebidensya, ay kasama pa rin yan sa kanyang kalayaan magsalita at magpahayag. Walang nakalagay dun sa ating Bill of Rights na pwede ka lang magsalita kung may ebidensya ka.
ang ebidensya, nire-require po yan para hindi po kayo ma-libel. Kaya hindi po kayo makasuhan ng libel o iba pang mga krimen na o iba pang aksyon na ipinagbabawal ng ating revised penal code and other criminal laws. Okay? So, ang ano natin dito, parati nating i-defend ang kalayaan magsalita at magpahayag. And in fact, yung kalayaan na yan, kahit tayo'y nagkakamali, kaya hindi ako naniniwala sa issue ng fake news. Dahil walang sinasabi sa ating Bill of Rights na kailangan tama ka parate para i-exercise mo yung karapatan mong magsalita at magpahayag. Pero, maaari kayong makonvict kung wala kayong ebidensya, kung ang pagsasalita ninyo ay tumawid na sa libel or inciting to sedition, inciting to rebellion, inciting to terrorism, inciting false publications, and so on. Okay? So, dito naman sa TikTok, sabi ni Eric, may maglabas lang ng pulveron, katapusan na. Well, yes, of course, I think I will share that view. Assuming na, ano, kumbaga maraming assumptions yan, precursor assumptions. Halimbawa, assuming totoo merong video, assuming totoo yung act, assuming mailabas yan. Pero ang problema, dahil hindi nga nila ina-address, ay rumaragsa ng rumaragsa yung issue. Ang lumalabas pa ngayon ay mga, how do you call this, ay mga may mga nagsasalita na di umano'y nakita daw nila yung alleged video na ito. At itong mga taong to ay mga credible na tao. So paano yan? Diba? Kailan pa nila sasagutin kung kailan hindi na nila magagamot yung issue? Hindi natin gusto ang kaguluhan. Kaya sinasabi natin, ito po ang kakulangan ng ating administrasyon in the hopes na baka sakaling mapulot nila at maisip nilang asikasuhin o ayusin ito. Hindi po namin ginagawa ang ganitong komentaryo dahil gusto lang namin yung tunog ng boses namin, although there is that. Loko lang. Sinasabi rin natin ito kasi something good might come out of it. Bukod pa dito, protektado ito ng free speech provisions ng ating Bill of Rights. So, bukod sa may karapatan kami magsalita ng ganito, may karapatan, meron din pupuntahan ito. Kaya yung lumalabas ngayon ng mga sinasabi ng mga trolls na puro kayo satsat, puro kayo salita, wala kayong gawa. Darling, ang salita ay gawa pa rin. Kasi sinasabi natin sa gobyerno kung saan sa tingin natin nag-fail sila. Kung saan hindi po sila umaabot sa kanilang obligasyon, hindi po nila nagagawa o nakakamit ang mga pangangailangan, ang mga kailangan nating polisiya o aksyon na dapat ginagawa nila para sa kapakanan ng taong bayan. Instead, ang nakikita namin ay mahilig kayo mag-travel, na wala namang lumalabas na ano, na pasalubong, kumbaga, o magandang resulta o long-term result. Nakikita naman namin na nagtatry kayo, pero parang hindi na po siya sapat. So kailangan na natin pag-usapan, Mr. President, kaya ba? Kasi tutulong naman kami, dahil kami ang taong bayan, pag nag-fail ka, mag-fail din kami. Ang kaso, sobra ninyong tahimik eh, tumataginting ang katahimikan na hindi na po maganda, hindi na po masaya. At hindi na po kayo napoprotektahan ng inyong katahimikan. So, wag na rin po kayong gumamit ng mga trolls. Kasi halatang halata na naman sila. Kumbaga, wala na rin naniniwala sa kanilang mga paninira. Walang naniniwala sa kanilang mga ginagawa sa mga wall namin. Nabablock lang sila. At nawawalan na rin sila ng audience nila. So, wag po ganyan ang pag-address ng issue. Wag po yung cosmetic changes din. At please, tama na po yung ayuda, press release, market visits, parade-ride kuno-kuno, mga ganyan. Kasi hindi rin po siya itong nagiging epektibo. Ang nakikita dapat ng taong bayan ay resulta. And by the way, hello naman sa privatization. Lahat yata ng mga pangyayari ngayon ay kasalungat ng mga pinangako ninyo nung eleksyon. At doon po ay nakikita kong problema. Naniwala ang karamihan sa bumoto sa inyo doon sa inyong mga pangako. Pero wala pa kami nakikita na output. Ika nga ni Jack Valino, we want output. Huwag daw puro pledges.
So, huwag po kayong magagalit dun sa mga taong nagsasabi lang na wala kayong bihisan. Kumbaga, para kayong yung emperor na nasabihan lang na ayaw na, in denial pa rin kayo dun sa nakikita ng kabataan o ng lahat ng tao. There will come a time na itong mga nega na naririnig ninyo ay magmumultiply at dadami rin po. At yan po ang magiging husga sa inyong administrasyon. Kaya naman magbago. Second year pa lang, di ba? May off-way panahon pa. Kung nakita namin na hindi sana sa pagpapayaman ng mga kaibigan nyo nakatutok ng administrasyon, eh baka mapigbigyan pa namin ng konting tiwala. In the meantime, magpapasalamat na lang ako dun sa lahat ng sumusuporta dito. Sa lahat ng nanonood at nagtsaga sa amin dito sa TikTok nitong araw na ito, sa mga nagpadala ng super chat, super sticker sa YouTube, sa lahat ng nag-like, share, subscribe, at saka comment, maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama pa rin tayo, except na sama-sama tayong Duterte pa rin. Sama-sama tayong magsasabi na come on, we deserve better. And sana, sama-sama rin po tayong lahat sa pagtatanggi dito sa alam natin na charter change yan. Kasi mukhang yung People's Initiative ay wala namang ibang pakay kundi gawing diktador ang Kongreso. At sila lang magde-decide kung ano ang pagbabago sa ating saligang batas. Yes or no na lang ang iiwan sa atin. At hindi rin po tayo kalahok sa mga diskusyon. At hindi rin sila mag-entertain ng idea na magkaroon ng constitutional convention. Charter change? Sure, but not your charter change. Hindi po namin pinagkakatiwala sa Kongreso, sa Kongresong nagpakita ng opresyon, ang pagbabago ng ating sa isang pinakamahalagang dokumento ng ating bayan. So muli, maligaya, manigong bagong taon, mataas po ang ating pag-asa na kahit paano magkakaroon ng pagbabago. Kasi kung mapapakinggan nila tayo, magbabago sila. Ma-address nila yung ating mga problema. Makinig din po sana sila sa dating pangulo, marunong naman siya maging pangulo at valuable yung kanyang insight. Kung hindi, well, magbabago pa rin ang lahat. Meaning, magbabago rin yung tingin namin sa administrasyon na ito at wala kayong kandidatong maaaring isulong na pagkakatiwalaan namin sa susunod na halalan. So, maraming salamat at Happy New Year, everybody. See you again soon. Uy, pwede na rin po kayong mag-subscribe dun sa TikTok natin. Thank you very much, everybody. Subscribe din sa YouTube, ha? Maraming salamat. See you again very, very soon.